Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Magandang araw mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na ang ating update sa binabantayan natin na bagyo. Ang low pressure area na huli nating namataan kanina ay naging isang ganap na bagyo bandang alas 2 ngayong araw. Pinangalanan nga natin siyang Bagyong Esther. So narito na ang Bagyong Esther. Huli natin itong namataan sa layong 835 km silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin, umaabot ng 45 km per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na nasa 55 km per hour. Ito ay kumikilos pa hilagang kanluran. Samantala, wala hong direktang epekto ang Bagyong Esther sa anumang bahagi ng ating bansa at hindi rin natin ito inaasahang magkakaroon ng anumang landfall. Dahil nga ito ay kumikilos papalayo na ng ating kapuluan. Samantala, itong southwest monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto, particular na nga dito sa may southern part ng Luzon, gayon din dito sa may eastern at western part ng Bisaya. So makikita ho ninyo itong kaulapan na ito. Ito po ay itong southwest monsoon na pinapalakas ng Bagyong Esther. Sa may bahagi naman ng Mindanao at gayon din dito sa may bahagi naman ng Luzon ay inaasahan natin na mas maaliwalas na panahon, liban na lamang sa mga ilang mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Inaasahan natin na sa ngayong weekend ay generally fair weather pa rin tayo dito sa may bahagi ng Luzon kasama ng Kamaynilaan, ganyan dito sa Mindanao. Samantala, sa may southern part ng Luzon, posible pa rin ang mga pag-ulan, dulot nga yan ng habagat. Samantala, sa mga lugar kung saan nga nagkaroon tayo ng lindol, sa may bahagi ng Carr at ng Ilocos Region, inaasahan natin generally fair weather din po ngayong weekend, pero bandang Lunes, Martes na po-forecast natin, posible magkaroon ng mga pag-ulan dahil inaasahan natin na aakyat itong habagat at maapektuhan yung bahagi ng Ilocos Region, posible rin ho itong Cordillera Provinces. Samantala, ito nga po ang ating inaasahang track ng Bagyong Esther. Makikita ho natin, ito'y kikilos ko pa hilagang kanluran. At bukas, bandang around 2 p.m., ito po ay nasa 885 kilometers na northeast na extreme northern Luzon. So, posibleng bukas ng hapon or gabi, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Dahil ito nga ay kumikilos na halos malapit na sa boundary ng ating PAR. At ito nga po ang ating inaasahan sa Bagyong Esther. Wala tayong itataas na anumang tropical cyclone wind signal dahil nga kumikilos pa palayo itong Bagyong Esther sa ating bansa. Samantala naman, posibleng magkaroon ng mga pag-ulan mula light to moderate or mula hanggang katamtaman kung minsan ngayon malalakas ng mga pag-ulan, particular na sa southern Luzon at western and eastern portion ng Visayas, dulot naman yan ng southwest monsoon na pinalakas nga ng Bagyong Esther. Inaasahan nga natin magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidat pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi dito sa may Bicol Region, Mindoro Provinces, Samar Provinces, Batangas, Quezon, Marinduque at sa bahagi nga ng Romblon. Sa Kamaynilaan at nalalabing bahagi ng ating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Samantala, sa baybay ng ating bansa, posibleng ang palakasin ng Bagyong Esther ang southwest monsoon o hanging habagat. Kaya asahan ho na mga kababayan natin dyan sa may hilaga at silangang baybay ng ating bansa, particular na nga dito sa may Luzon, ay posibleng ho na katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Kaya nga nagpapaalala tayo, delikado ito lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Kaya hanggat maaari, umiwas muna ho yung ating mga maliliit na bangka sa lugar na ito. Ang inaasahan naman natin itong Bagyong Esther ay kikilos nga hilagang kanluran susunod na 3 araw at posibleng lobas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas naman ng hapon o gabi. At inaasahan natin sa pagnasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility, ang magiging pagkilos ito ay sa may katimugang bahagi ng Japan, dyan ho sa may malapit sa Ryukyu Islands. Posibleng mag-landfall ito bandang hapon o gabi. At hindi natin inaasahan na lumakas pa itong Bagyong Esther. So posible hanggang bukas ng hapon, in the next 36 hours, mananatili ito sa Tropical Depression Category.
At patuloy pa rin namin kayo naiiyahan. Sunod tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Ano na, may binabantayan tayo na isang bagyo ngayon, ang bagyong Esther, ang ikalimang bagyo sa taong ito. So para sa mas marami pang update, mas komprehensibo pang mga ulat, lalong-lalo na tungkol sa ating mga thunderstorm advisory at rainfall advisory, maaari po tayong bumisita sa ating or mag-subscribe sa ating sa Twitter, sa Facebook, gayon din sa YouTube. At para sa mas komprehensibo pang mga impormasyon, maaari tayong pumunta sa ating website www.bagong.pagasa.dyc.gov.ph. At muli mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, nag-uulat. Maraming salamat po. Happy weekend sa inyong lahat.